ang mga larawang ito. May dalawang sitwasyon na ipinapakita ang larawan. Sa unang larawan, ang lalaki ay lumalangoy laban sa agos ng tubig, habang ang lalaki sa kabila ay naglalakbay o lumalangoy ayon sa agos ng tubig. Ngayon, alin sa dalawa ang gagamit ng mas maraming energy sa paglangoy? Kung ang sagot ninyo ay nasa unang larawan, tama kayo. Mas maraming energy ang gagamitin niya para makagalaw laban sa agos ng tubig. May hahalintulad ang sitwasyon ng nasa dalawang larawan sa paggalaw ng mga molecule sa cell natin. Sa mga nakaraang video, tinalakay natin ang passive transport na kung saan gumagalaw ang mga molecule ayon sa agos ng concentration gradient, kaya hindi nila kailangan ng energy, habang ang mga molecule naman na gumagalaw laban sa agos ng concentration gradient ay tinatawag na active transport at kailangan ng energy para makagalaw sila. Isa sa pinakaimportanteng klase ng active transport ay ang tinatawag na sodium-potassium pump. May tatlong dahilan kung bakit importante ang sodium-potassium pump sa mga cells. Una, dahil sa sodium-potassium pump, nagkakaroon ng electrochemical gradient ang mga nerve cells natin na kailangan nila sa paghatid ng electrical signals. Kung hindi gumagana ng maayos ang sodium-potassium pump, pwede itong maging dahilan ng delayed reaction sa mga stimuli na na-encounter ng katawan natin. Tulad halimbawa ng pagkapaso ng iyong daliri sa apoy, hindi ba mabilis ang reaction natin na ilayo ang ating daliri sa apoy para hindi lumala ang pagkapaso nito? Kung mahina ang electrochemical gradient ng ating nerve cells, hindi kaagad ito makakaiwas sa panganib na pwedeng maging sanhi ng malaking pinsala sa ating katawan. Pangalawa, tumutulong ito sa paglipat ng ibang mga molecule na kailangan ng cell. Dahil kapag hindi ito nagawa, magkakaroon ng imbalance ng electrolytes sa ating katawan na pwedeng maging sanhi ng maraming pinsala sa ating katawan. At pangatlo, ito ay nagpapanatili ng volume ng cell. Paano ba gumagana ang sodium-potassium pump? Ang sodium-potassium pump ay nangyayari dahil sa cell membrane ay merong molecules na tinatawag na sodium-potassium ATPase. Tandaan na ang mga molecule na nagtatapos sa ACE ay protein na may kinalaman sa mga molecule na nasa unahan ng pangalan. Halimbawa, ang lipase ay isang protein na tumutunaw sa lipids o taba. Ibig sabihin, ang sodium-potassium ATPase ay isang protein na may kinalaman sa sodium, potassium at ATP. Ito ay isang klase ng carrier protein. Ang sodium-potassium ATPase ay unang nakaharap sa loob ng cell at ang hugis nito ay tamang-tama para dumikit ang tatlong molecule ng sodium. Kapag may nakadikit ng tatlong molecule ng sodium sa sodium-potassium ATPase, may isang molecule ng ATP na babasagin para makabuo ng ADP at phosphate. Ang energy na lumalabas sa ATP ay gagamitin sa pagdikit ng phosphate sa sodium-potassium ATPase. Kapag nangyari ito, magbabago ang hugis ng sodium-potassium ATPase at haharap na ito sa labas ng cell. Hihiwalay ang tatlong sodium molecule palabas sa cell. At dahil sa bagong hugis ng sodium-potassium ATPase, may didikit na dalawang potassium molecule dito. Ang pagdikit ng mga potassium molecule ay magriresulta sa pagbalik ng dating hugis ng sodium-potassium ATPase. Papasok ang dalawang potassium molecule sa cell, bibitaw ang phosphate, at handa na naman ang sodium-potassium ATPase para dumikit ang tatlong bagong sodium molecule. Paulit-ulit lang na nangyayari ito. Ibig sabihin, kada gamit ng isang ATP, may tatlong sodium na lalabas at dalawang potassium na papasok sa cell. Ang paggamit ng ATP para ilipat ang sodium at potassium molecule laban sa concentration gradient ay tinatawag na primary active transport. Kapag marami ng masyado ang pagkakaiba ng concentration ng sodium at potassium sa loob ng cell, magkakaroon ng passive transport ng mga sodium at potassium sa pamamagitan ng protein channels. Lalabas ang potassium at papasok ang sodium. Merong mga molecule na tinatawag na co-transporter. Gagamitin ng mga co-transporter ang paggalaw ng sodium o potassium sa paggalaw ng ibang klaseng mga molecule. Halimbawa, sa pagpasok ng mga sodium molecule sa cell, didikit ang co-transporter sa mga sodium
at didikit din ito sa glucose molecule. Mahihila ang glucose ng mga sodium sa paggalaw nito. Active transport ito ng glucose dahil karaniwang mas marami ang concentration ng glucose sa loob ng cell kumpara sa labas. Dahil ginagamit ng mga sodium molecule na nasa labas ng cell dahil sa paggamit ng ATP ng cell, ang paggalaw ng glucose sa tulong ng co-transporter ay tinatawag na secondary active transport. At yan ang sodium-potassium pump process.